Isang magandang-magandang umaga sa lahat ng mamamayan ng lungsod ng Taguig. Narito po akong muli para sa isa na namang segment ng Source of Strength at patuloy pong dalangin ng pamahalang lungsod ng Taguig na makasumpong po tayo ng patnubay at paggabay mula sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa programa pong ito. Saglit po nating idulog sa Diyos ang pagbubulay ng kanyang salita. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pag-iingat at pagpapala sa aming lahat. Sa humigit kumulang 9 na buwan na kami po ay nakaranas ng pandemya, kayo po ang kinikilala naming siyang naging tagapag-ingat ng amin pong lungsod, ang siyang nanguna sa amin pong mga tigapamuno, at siyang patuloy na nag-ingat din sa lahat ng aming mga frontliners. Kaya po, Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Dinadalangin ko rin ang pagbubuli ng iyong salita ay patuloy na magkaroon ng puwang sa puso ng bawat isa. Akin pong ipinagtatagubilin sa inyo ang mga nalalabing sandali sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen at Amen. Ngayon pong umaga ay ang ikalawa sa serye ng aking mensahe tungkol po sa Pasko. Ang pamagat po ng mensahe ay ang unang mensahe ng Pasko, huwag matakot. Babasahin ko po sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 2. Ang talata po ay mula sa talatang 8. Sa lupaing yon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nilang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y lubhang natakot. Kaya't sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito dala ko ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na si ang Kristo ang Panginoon. Ang unang mensahe ng Pasko, huwag matakot. Unang-una po, huwag tayong matakot, magtiwala sa Diyos. Balikan lang natin sandali, nung pong makipag-usap ang anghel kay Maria. Sa Lucas 1:26-13, hindi ko na po babasahing lahat, maliban sa ilang mga mahalagang talata. Sa verse 29, ganito po ang nakasaad. Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y pangangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa ang kanyang Jacob magpakailanman ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ganito ang naging tugon ni Maria. Papaano pong mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, sasayo ang Espiritu ng Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Pagkatapos umalis na ang anghel. Ikinatakot po ni Maria yung announcement na ibinigay ng anghel. Papaanong mangyayari sa kanya? Ano kaya ang kahihinatnan nito? Na siya ay mabubuntis bilang isang birhen at ipinilawanag po sa kanya ng anghel kung papaano ang mangyayari. Huwag po tayong matakot. Kapag ka may sinabi ang Panginoon, pangawakan po natin. Huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala. Sapagkat sa Diyos, wala pong imposible.
Ikalawa, huwag tayong matakot na sumunod sa ipinagagawa ng Diyos. Sa Mateo 1:18-25, ang titingnan naman po natin dito ay naging takot ni Jose, no? Sabi sa verse 18 ng Matthew 1, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Pagdating po sa verse 24, nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Sipin niyo po, habang pinag-iisipan ni Jose, nung malaman niyang buntis si Maria, eh kinausap siya ng anghel at sinabing, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Ano po bang kinatatakot ni Jose? Tiyak po nating ito ay may kaugnayan sa kanyang pagbubuntis. Narito ang ilang mga posibleng dahilan. Unang-una po, nais kong sabihin na hindi ito natin mababasa. Ngunit, narito ang mga posibleng dahilan. Una, may takot po si Jose sa maaring sabihin ng mga tao. At sino kaya ang posibleng gumawa nito? Natural, bago pa sila maikasal, buntis na at nanganak na si Maria. Ano pa ang takot niya? Wala naman siyang ginagawa. Wala naman silang ginagawang dalawa. Paanong nangyaring nabuntis? Diba? So, yun ho mga agam-agam na niyo. Si ikalawa, maaring magka-imbestigasyon, matanong. Siyempre, ang hirap naman pong itago na siya'y buntis. Paano kung magkaroon ng pagtatanong? Paano kung magkaroon ng imbestigasyon? O malaman ng mga pari o ng mga otoridad? Nilabag nila ang kautusan ni Moses. Yan po ay lehitimong takot o agam-agam. Ikatlo, marahil ang isa pa sa kanyang takot at agam-agam paano niya ipapadama yung pag-ibig sa isang batang hindi naman niya tunay na anak? So these are legitimate reasons why Joseph is afraid. Ngunit ang sabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. No? At nagtiwala po si Jose sa sinabi ng anghel na galing sa Diyos. Parang sinasabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang mag-alala, I'll take care of everything. I'll take care of the possible mess that you are thinking about. Ano man yung mga iniisip mo, ako na bahala doon. I'll take care of that. Mga kapatid, magandang mensahe ngayong Pasko, maalala po natin, ano? Kung mayroong mga bagay na inaalala natin, na may mga takot po tayo, ito po ay mawala. At kung ito po ay atin ang naipagkatiwala sa Diyos, let God take care of it. Let God take care of it. Ang unang mensahe po ng Pasko ay huwag tayong matakot. Ikatlo, huwag tayong matakot, alalahanin nating ang Pasko ay pagdiriwang ng pagsilang ng tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa Lucas Kabanatang 2, yung binasa ko po kanina, natakot po yung mga pastor. Natural. Umigit ko mulang 500 taon na. O 400 years, more or less. 400 years. Nawala na pong angelic manifestation. Nababasa na lang po nila sa mga aklat yon. Ngunit wala na silang ganitong karanasan. Then all of the sudden, mayroon pong anghel na lilitaw.
natural, nakakatakot po yun na magpakita, makakita sila ng ganung kwento. Maaring may idea naman po sila. Maaring mayroon silang nasa isip kapag dumadating yung anghel. Maaring isa sa nasa isip nila pag may dumating na anghel ay maaring yun ho ay paghuhukom. O marahil mayroong gagawing matindi ang Diyos sa kanila. Pero ang sabi po ng anghel, I am bringing you good news. Good news. Good news po ang daladala ng anghel. Alam niyo po, wag ho tayong matakot ngayong Pasko sapagkat good news nga po, good news. Isang dakilang tagapagligtas. Ang ating tagapagligtas ay isinilang. Alam niyo ang sabi, di ba? Ang ipapangalan sa kanya ay Jesus. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Basahin ko pong nakalagay sa Mateo 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang tanong, ito ay para lang ba sa kanyang bayan? Ganito ang nakalagay sa 2 Pedro 3, ang talata ay 9. 2 Peter 3:9, ganito ang nakalagay, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Gaya ng inaakala ng ilan sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kung hindi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Ngayon pong Pasko, sana po ay mawala ang lahat ng mga takot at agam-agam natin sa buhay. Let us not be afraid in celebrating Christmas. For surely we are remembering that at one time God sent His Son. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang layunin ng Pasko. Huwag po tayong matakot kundi ipagdiwang natin. We have to celebrate Christmas. Why? Because God has sent His Son to die on the cross to save us from all of our sins. So, ngayon pong umagang ito, gaano man po ang naging buhay natin, gaano man naging kadilim, gaano man tayo naglublob sa kasalanan, isinilang po ang tagapagligtas. Isinilang ko ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ang mahalaga lamang po ay ating mailagak, maipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos. Huwag tayong matakot. May pinagagawa ang Diyos, sundin po natin. Magtiwala tayo, katulad ng ginawa ni Maria. Sabi ni Maria, be it done to me according to your word. Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Yandog natin ang ating buhay sa Panginoon ngayong umaga ito. Sabihin po natin sa Kanya, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa akin. Nais kong pagtibayin ang aking pagkilala sa iyo, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hayaan mo, O Diyos, na maipagdiwang ko ang pag-alala sa iyong pagkasilang para sa aming lahat, para sa sangkatauhan. Inaangkin ko ang tagumpay sa pangalan mo, Jesus. Amen. Dinadalangin ko din po, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa amin pong bayan, ang amin pong Congressman Alan, Congresswoman Lani, Mayor Lino Cayetano, Vice Mayor Ading Cruz, lahat ng kasamahan po niya sa konseho, lahat ng aming mga kapitan, lahat ng aming mga frontliners. Lord, kayo po ang siyang patuloy na mag-ingat at magpala sa buhay ng bawat isa. At akin pong ipinapahayag ng isang dakilang pagdiriwang ay maranasan ng bawat isa, lalo na dito sa lungsod ng Tagig. Ikaw lamang nais na mapapurihan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen at amen.